Hey guys, today is July 28 and then it's already 7 PM in the evening. Evening pero yeah, sobrang liwanag pa rin. So it's time for a haircut. Hindi ko alam kung kapagpit ako pero punta tayo ng Riga. From here, mga 7 metro stations. So yan, so samahan niyo ako. So may nire-review ako ngayon na sabon. So pang day 2 ko na. Medyo maganda siya. Baka next week i-upload ko na yun. Ano siya yun? Nakakabanat siya. Tapos gentle lang siya sa mukha. Pero yun nga lang, kailangan mo talaga maglagay ng moisturizer kasi di ba yung mga pamputi, usually mga sabon, nakakadry yan ang skin. Kaya alaga din sa moisturizer, pati sa lotion. So, tinry namin to. Yung King Quartz Hotel. Okay naman siya. Sakto lang. Yan yan, 20 dirhams siya buffet. Pero kung pupunta dun sa isang buffet pa, 29 dirhams. At kanilang ng 9 dirhams, mas maraming options. So, andito tayo ngayon nagpapagupit. Ano yung name mo? Thank you, sir. Ayan, nagpagpit ako dito sa... Hi! Ayan. Gracious. Ayan po. Ayan. Pagpipitong natin ngayon. Napapagintot ka si Bebe. Ayan. Pakilala ka. Hello. Ito po si Ronald of PHS. So, hanapin niyo po sila pag nagpapagpit kayo dito. Naman, alam mo yan. Ang ganda niya. Gusto ko ng virgin haircut. Dito na. Hanapin nyo lang po itong magsadera. Ito pong salon na nyo is nasa loob po ng Auris Hotel Salon apartment. 20 dirhams. Oo, oh, yun. Sobrang mura dito. Kaya... Yes. At virgin haircut pa po ang magaganap. Hindi po putyo-putyong gupit ito. Mga expert po sila dito. Gupit international po ang nangyayari. Ito, napakababang presyo magaganap. A few moments later. Ayun. You know. Anyways, ito yung final look, guys. Ang galing magkapit ni Kisses. Eh, lahat naman sila mag-gawa sa eh. Kung naghanap kayo ng mura, try nyo sa... PHS Chancellor. Yan. And then, hanapin nyo po yung mga kabayan. So, sobrang magkaling sa eh. Especially si Kisses. So, thank you. So anyways guys, dito siya. Malapit lang to. Along dito sa Riga yan eh. So maglalakad na tayo. Ganda ng gupit ko. Thank you again, Kisses. Stick. Gusto ko yung gupit ko. So lalakad na tayo ngayon. Pauwi na tayo. It's 9:30 PM. So yan, nandito na kami. Sobrang ganda talaga ng gupit. Ay, hindi pala kita. So yan o. Ang galing nilang maggupit doon. Tapos halagang 20 dirhams lang. Sulit, sulit. And nandito na tayo sa bahay. Kauwi lang. And ngayon ang gagawin ko is maggagawa ako ng egg pie. A few moments later. So yun guys, medyo maingay kasi nandito tayo sa balcony. Dito ko gagawin yung crust kasi sa kitchen medyo maingay nga itong mixer na gagamitin ko kaya makastorbo. So dito ko na lang gagawin. Pakita ko sa inyo. Basically, ito lang naman yung kailangan ko. Sa crust, kailangan ko lang ng ito, yung mixer. Tapos, syempre, kailangan ng flour. Kailangan ng sugar, white sugar, granulated. Tapos, 200 grams ng butter, unsalted. Tapos, ayun, salt and konting cold water. So, yun lang naman yung kailangan sa ating gagawin na egg pie. So, basically, pagsasama-samahin lang naman natin yung ingredients. Napakadali lang. 2.5 cups ng flour. Ito was half cup to ng milk. 2, 3, 4, 5. Tapos, 2 tablespoons na granulated sugar. Yung butter dapat cubes-cubes siya. Tapos, konting salt. Yung gamit ko palang mixer is cook. So, ito yung gagamitin natin para mamasa. Ito yung tinapay. So, start na tayo. So,
after nito, maglalagay tayo ng konting tubig. Cold water dapat. Okay na. Gantong consistency lang yung kailangan natin. Hindi siya masyadong mix na mix. Kasi kailangan pa rin natin na medyo flaky nga siya. And ang gagawin natin dito is ilalagay natin sa ref. Papalamigin natin siya sa ref ng mga 10 to 20 minutes para mag-set siya. Tapos i-roll na natin siya. Tapos ilalagay natin sa lalagyan. Dito, so yan. Sobrang overused na siya. So ngayon, i-roll natin ito mamaya. Tapos ilalagay natin dito. Tapos another ilang minuto, ilalagay ulit natin siya sa ref. Then ngayon, ang gagawin ko is yung pinaka-filling. And meron ako dito, milk, evaporated milk to, na ni-microwave ko for 2 minutes. Ang tawag yung scalding. Ito is roughly 1¾ cups ng milk. Next, kailangan natin ang ginagamit ko 5 eggs. Yung 4 eggs, ano siya, pagsasama-samahin ko. Yung isa doon is paghihiwalayin ko. Kailangan ko ng white egg. Yung white egg, ibibit ko siya. Tapos, isasama ko siya sa mixture. Mapapasin yung mga egg white, diba medyo burn yung nasa taas nila? Yun kasi yung new binit na egg white. So, kailangan natin to dito sa whisk. Kailangan natin ng 5 eggs. Tapos yung pinakasipang 5, kailangan natin yung white niya. Yun. Mimix lang natin. Gamit yung whisk. Maglagay tayo ng vanilla. Pampabango lang siya. Then kailangan natin ng 1 cup ng white sugar. And mix. Tapos, ito na yung time na ilalagay nyo paunti-unti ito, yung milk. Medyo mainit siya. Hindi natin pwedeng biglayin kasi baka mag-scrambled yung egg. Introduce nyo lang muna yung ano. Maglagay lang kayo ng konti, introduce nyo, para bumaba yung temperature. Pwede nyo nang ilagay. Last batch. Tapos, bibit na natin yung egg. Then, mix na natin to dito. So, ito na yung ginawa nating crust kanina. Nilagyan ko siya ng hole para hindi siya umukbo kapag in-oven na natin. So, pour lang natin to. Pagkatapos ibibake natin siya for 30 to 40 to an hour. So, depende. Nakasalang na siya. And, hintayin na lang natin. So, nasa 180 degrees siya, Celsius. And shoutout nga pala sa family ko sa Pilipinas, kay mama, kay papa. And then, of course, sa mga kapatid ko, kay Kyle, hi Kyle, hello. Magaling ka. Lagi kang iinom ng vitamins. And then, kay Alvin, of course. Then, kay Pao. And then, kay Albert, kay AJ, and yon. Of course, kay Alcine, hello, hello, hello. Sana nga, kamusta na kayo dyan? Sana okay lang kayo. Anyways, thank you guys for watching. Oh, nakaka 20 minutes na, and sobrang bango. Kasi nakakagutom na yung bango niya. Ayan na siya, guys. So, medyo nagkulay na siya. Ayan, medyo nagkulay na yung kanyang ibabaw. Bukas natin matitikman yung egg pie kasi medyo mainit pa siya. Papalamigin na lang muna natin. Yun lang po. Again, thank you guys for watching. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up and subscribe na rin kayo sa channel ko. It's Lance Alipio. See you again on my next one. Bye guys!
Good morning, guys. Today is July 29. And ito na yung kinabukasan. Na-slice ko na siya. Medyo nasira yung gitna kasi nung ako binaliktad ko para i-transfer sa lalagyan. Dumikit yung pinaka-ibabaw. Ito na siya, guys. So, titikman ko na. Sarap. Sakto yung tumis niya. Hindi siya masyadong matamis. Tapos, sakto lang din yung texture niya. Hindi siya ganong katigas. Hindi siya ganong kalaw. Kaling! Yan. Sobrang sarap niya.